Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel, Single Parent Lifestyle. At ngayon po, dito tayo sa ating sari-sari store ulit, no? At usapang sari-sari store. So, gusto ko i-share sa inyo guys, every year na ginagawa ko sa aking sari-sari store pagpasok ng taon. Disclaimer lang din, hindi naman ako talaga totaling magaling sa ganito, pero ano lang, hindi rin naman sa sabing, nasa kanya-kanya ano yan, no? Kung naniniwala ka or hindi, pero wala namang masama. So, tulad ng ginagawa ko, i-share ko lang din to sa inyo guys dahil sa mga natutunan ko lang din sa ibang mga sari-sari store owner. Okay, so, every year, ang ginagawa ko po guys sa aking sari-sari store ay meron din tayong ginagawang parang ritual. Okay, so sa tulad ng sinabi ng ibang mga sari-sari store tindira or owner, may mga ritual sila pagbukas pa lang ng tindahan. Okay, i-share ko lang nga pala sa inyo to. Nung nag-work ako sa ibang bansa, okay, sabi na natin sa Japan, before kami mag-start ng trabaho, kailangan namin maghagis ng asin. So, dami makaka-relate nito sa mga nag-work sa Japan, sa mga umise, sa mga establishment, mga kainan. Magugulat tayo kung bakit may mga asin. Alam mo ba yung iba, ginagawang parang pyramid siya. Parang nakaganon sa may pintuan ng mga restaurant. So, may mga ganon kasi may mga paniniwala sila na kapag ka naglagay daw ng asin sa harapan ng iyong establishment, ay parang alis malas. So, lalabas yung malas. Or, hindi makakapasok ang malas. So, ang mangyayari, pag once na naglagay ka, parang swerte yung negosyo or malakas yung negosyo. Parang ganon. So, every night, kasi nga trabaho namin is gabi, ginagawa namin, naka-schedule kami kung sinong maghahagis ng asin. So, before, may paniniwala pa na kailangan daw maghahagis ng asin, yung walang karanasan, o sabi natin virgin, ganyan. So, wala, no choice kasi halos karamihan din naman hindi na mga virgin, may mga anak na nga. So, ang nangyari is, naghahagis kami ng asin talaga. So, every night, pag-umpisa pa lang namin, pagpasok kami sa work, na ready na, so 6 o'clock, sisigaw kami ng irasyay mase. So, ibig sabihin, welcome yung customer. So, pag naghagis ka ng asin, labas ang malas. Every time din na may pumapasok ng mga customer, na medyo pagpasok, tapos ang dalang ng balik, ibig sabihin, ang dalang nung pasok ng customer. Pag nauna yung customer na ganyan, tapos parang wala nang kasunod. May customer na pagpasok pa lang, marami nang susunod, mapupuno na ang restaurant or ang ano, isang negosyo, isang umise, ang tinatawag namin. So, ang nangyayari is, sinasabihan kami ng aming mama, na isang Japanese na, kunyari, tapik-tapikin namin yung customer, kamustahin, pero may asin kaming hawak. So, para bang tinataboy namin sa kanya yung malas. Parang ganun. So, may mga paniniwala. Iba't iba ang paniniwala natin. Wala naman din masama kung gagawin din. So, ako, minsan, ginagawa ko rin yun. Yung maghagis ng asin. Kasi, diba, di naman may iwasan natin. So, naghahagis tayo ng asin sa ating harapan ng ating sari-sari sa tagalang guys. Okay, so balik tayo guys. Wala namang masama kung gagawin ko rin dito sa aking sari-sari store. So, ginawa ko yun. May time na maramdaman natin na parang antumal, parang parang pamahina talaga, no? So, ginagawa ko yung naghahagis ako ng asin sa aking harapan ng aking sari-sari store. Isa pang ginagawa ko na nakuha ko lang dito sa isang sa businesswoman, okay? Negosyante siya, no? Yung isang friend ko na may tindahan. Ganun ginagawa niya. Yung pera, nilalagyan niya ng alam mo yung laurel at saka kalamansi. So, ginagawa ko yun. Every year po, ginagawa ko yun. So, naglalagay akong kalamansi sa mga lagayan ng pera. Ganun ang ano ko. And then, kung ano yung lucky plan sa taon mo, sa taong yan para sa'yo, yun ang ilagay mo. So, wala namang masama eh. Kung gagawin mo or kung ayaw paniwala. Pero, para sa akin, kapag ginawa mo yun, dapat sa puso mo na talagang swerte ka. Kasi kapag once na mabigat sa loob mo yung ginagawa mo, wala ding mangyayari. Kailangan good vibes ka. Kailangan pag ginawa mo yun, naniniwala ka. Kasi kung hindi ka rin naman naniniwala sa ginagawa mong ritual, ay wala ding mangyayari. So, ang ginagawa ko is dapat pag ginawa mo yun sa umaga. Alam mo yung pag sikat pa lang ng araw, doon ko nilalagay ang laurel at saka yung kalamansi. So, gawin mo yan pagsikat pa lang ng araw. And then, yung halaman, yung tanim, bago mo ilpatong yung tanim dun sa tapat ng, sa taas ng yung cash drawer, bang tawag dun, ay
palaarawan mo siya. Sa pagsikat ng araw, ilagay mo yung plant mo doon. Kung ano yung plant na ano sa puso mo na yun din ang swerte mo, ilagay mo doon. So, hindi naman ako nag-ano doon sa sabi nilang, ito yung tanim na ganyan. Hindi. Kung ano yung sa tingin mo. Kasi ako, before nag-umpisa ang aking sari-sari store, nung nabili yung bahay na to, mayroong tanim sa harapan ko. Na marami nagsabi, yung ganda ng planta yun, kailang hindi na siya magandang puno, parang lumaki na siya. Yung pala ay, ano siya, money tree ang tawag doon. Yung tulad nito, andito siya sa akin. Ayan, ganito. Pero ang laki-laki na niya. So, ang ginagawa namin, hanggang sa na-renovate yung bahay, di namin alam kung saan na siya napunta. May Gatorade po kayo. Okay, so, balik tayo. Ganun ang ginagawa ko. Every year, meron akong halaman sa aking tindahan. Isang, alam mo kasi, hindi lang sa parang magaan, kundi yung parabang napaka, yung refreshing kapag may tanim sa loob ng ating tindahan. So, may mga indoor plant naman, kung ano yung feel mo. So, hindi ibig sabihin na kailangan bumili ng mamahaling halaman kasi sabi, ito yung swerte. Hindi naman yun eh. Nasaya sa sarili mong ano yun, kung ano yung feeling mo na swerte ka sa halaman na yun. Napakagaan ng iyong pakiramdam. Pag nakita mo yung halaman na yan, parang napakagaan ng iyong pakiramdam. So, siguro kailangan mo yung gawin, no, kasama yun sa ating ritual. Kasi ako wala akong pinipili, although before, may nagsasabi na itong halaman na ganito is swerte sa isang tindahan. Hindi naman, hindi ko afford, no, hindi ko afford siya kasi mahal, diba, sa isang halaman na yun, inasa 1,000 ba, or 1,500. So, sabi ko, ay, ito na lang yung halaman na ilalagay ko, diba? So, yun, nag-ano ako ng mga halaman na ganun, kung ano lang yung ilalagay ko dito. Nag-try na rin ako ng basil. So, nag-ano ako ng basil, naglagay. Basta may taon ako, kung ano yung ilalagay ko pagpasok ng taon, yun na yun siya. So, itong taon na to, although nababasa ko din sa ibang mga vlog, or naririnig ko sa ibang mga vlog pala, na maganda ang money tree. So, binalik ko si money tree. Naglagay ulit ako ng money tree dito sa aking loob ng tindahan. So, dalawa lang naman ang ilalagay ko. Ano. Then, nag-isip ako na isang ilalagay ko is yung palmera tree sa loob ng bahay. So, yun lang na ano ko na parang napaka pampagood vibes. Parang pag-isip mo pa lang, pag nakita mo na siya, magaan na yung araw. So, pag magaan ang araw kasi natin, talagang pati sa tindahan, magaan. So, kung mapansin nyo yan, pag may problema ka, pag nakasimangot ka, pag lagi kang galit, or di mo maintindihan yung ramdaman mo, pagdating sa tindahan po, napakatumal yan. Pero kung happy-happy ka, yung lahat halos kinakausap mo na wala kang kapaguran, sigurado yung malakas ang benta mo niyan. Kasi, alam mo, wala kang inaanuhan eh. Napakabait mo sa, parang feeling mo talagang napaka-cool mo nung araw na yan. May araw na ganun. So, pag nakakita tayo ng mga plants o sa ating mga paligid, or lalo na pag nasa harapan ng iyong kaha, alam mo, napaka-positive nung dating. Kaya, i-try nyo lang yung mga na-try ko. So, yun yung mga, isa sa mga sekretong ginagawa ko din. Every year or pagpasok ng taon. Ayan. So, ayun nga pala guys, before mag-end ako, i-share ko lang sa inyo yung ginagawa ko nga ngayon. Nagpunta ako ng bandang Tagaytay. So, mayroon akong tinitingnan. Mayroon akong nagustuhang bahay. Sabi ko, wow, mukhang maganda. Nung nakita ko yung sa vlog ng friend ko, si sis, ano pala, JM Channel. Ayan, shout out sa'yo sis. So, gustong-gusto ko, one of my dream itong taon na makuha ko yung pwesto na pinuntahan ko kaninang napakaganda, nakaharap siya sa sunrise. Oh my God, sana maging akin siya. So, wala namang masamang mangarap, ano. Kaya, pagsikapan natin, pagtrabahuan natin. So, yun ang aking mga plano. Kaya, ayan, papakita ko lang sa inyo guys yung mga ginagawa ko kanina. Para makita nyo rin, malay nyo, magustuhan nyo rin. So, walang masama. PM lang kayo dyan. May contact tayong taga... Ang ano nga pala doon is ang City Homes. So, ang City Homes, mayroon tayong contact doon. So, sorry na to. So, anytime pwede natin siyang kontakin kung gusto nyo mag-tripping, papunta doon. So, ano lang siya, malapit lang siya sa Tagaytay. Kaya, medyo, ano na, very cool yung place. Kaya, kita. Thank you.
Ganito po talaga, kuya, hanggang dyan ang ano mo. Pag, limbawang nag-turnover, ganito po talaga po ang itsura. O ba? Ganyan siya, ma'am. Wala siyang bakod po. Kayo na palagay ng ang property line mo. Hanggang ito hanggang dito. Ito yun. Yun. Ang property line mo, kuya, hanggang dito talaga. Okay. Pag in-unit, ma'am. In-unit. Ay, oo. Pero pag ano ka nga pala, no? Kasi ito eh. Pag ina po, sa gitna siya. Pag ina, hanggang dito ka lang, okay, syempre. Ito. Maliit lang. Pag in kasi ma, may eksahan siya. Ah, pwede din mamili, okay, no? Actually, mayroon kaming available in. Mas mataas in lang po talaga. Pwede, kuha kayo ng dalawa, ma'am. Isang in, isang inner, para magkatabi kayo. Ah, pag, mas mo. In. Pero pag inner po, nasa gitna, 2 million lang. 2 million at 44,000. Ina, ina. Tapos isang sasakyan. Tapos sa'yo pa rin ito. Kung inner ka nga. Oh, ayun. Thank you.
hall namin. Itong ano ay puro ano? Yun yung alila. Tapos itong pakat lahat puro ano na yan. Gawin commercial. Malalaki na ang bid ka dyan. Ha? Tingla ba? Nakatingla ba? Maligo ka dyan. May signal na. Maraming nang panunod. Yan yung ano yan eh. Sige, attach nyo. So, ayan guys, ito yung lupa or ito yung pagtatayuan ng magiging bahay ko. Inaangkin na ano. So, ayan, tinuturo sa amin ng ahente kung saan ang aming mapipili. So, ina-suggest niya ito kasi yung likod ka pala nito parang creek siya, hindi naman malalim. Ayan. Pag ito ang kinuha mo, ang pinaplano namin i-avail is yung aliyah lang. Parang townhouse. So, may katabi kami pero end unit ang aming gustong kunin. Parang medyo malaki. Ayan, at ang kalikod namin ay mga kawayan na yan. So, ibig sabihin wala akong katalikuran. Ayan. So, yan, nag-discuss na yung dalawa. Kung ano magiging ano dyan. So, dyan. At ang maganda guys, kapag sikat ng araw, ayan, facing the sunrise, ganyan. Yan yung magiging sunrise, ko, yung harapan ko. Then, ayan. Napakaano, pagpasok pa lang ng gate, kitang-kita na po itong mapagpupush naman. Gustong-gusto ko talaga siya, sana. So, i-work out doon namin, sabi ng partner ko. Ayan, so, ito, ayan, ayan. So, kung makikita nyo, gate na yung kabilat naman yung anak ko, nag-i-enjoy sa, para kasing bukid na talaga, no, bukid. So, nag-i-enjoy talaga siya. Ayan, o. Oh. Ang ganda ng place. Ang lawak pa po ng likod. Kaya, syempre, hindi naman ang gagamitin na yan ng subdivision, di ba? So, pwede mo nang lagyan kahit papano ng kubo-kubo, ganyan. So, yung maganda. Tinatanong ko nga kung baka may additional, wala naman daw. So, yan ang magiging pagtatayuan ng magiging bahay ko. Sana. In God's will. Magpa-pray natin. So, yun guys. Nakikita nyo na yung pinagagawa no. Inaangkay na talaga namin na makakakuha kami or makaka-avail kami. So, through prayers, pagsisikap, syempre, kailangan medyo tipid-tipid muna pag may mga pinaplano. So, sabi nga namin, may goal kami. Kaya, kailangan naming gagawa ng paraan para maangkin mo, kung makuha mo kung ano yung gusto mong abutin. So, kung may mga pangarap tayo, wala namang masamang mangarap.
pagsisikapan, pagtatrabahuan lang. At saka, yun nga pala regarding kanina sa mga paswerte sa ating sari-sari store, number one pa rin is magpe-pray tayo. Hindi lang sa feng shui, hindi lang tayo maniniwala sa kung ano magpampaswerte. Number one is prayer. Number two is sipag. Tiyaga mo lang. Pagtitiis kung naman mga kailangan ano. So, siyempre, self-discipline ang pinaka-importante. Kasi kung hindi ka marunong magbigay ng importansya sa kinikita natin, mapupunta lahat yun sa wala. So, wala namang masama kung tayo ay may mga pangarap, kung gusto nating makakamit ng bagong sasakyan, ng isang bagong bahay, ganyan. Wala masama kasi tayo nagtatrabaho, tayo nagsusumikap naman tayo, 'di ba? So, kung hangad mong mangyayari 'yan sa buhay mo, pagsisikapan 'yon. At sabayan natin ang dasal. Yun. So, hanggang dito lang muna guys. Ang may share ko ulit sa inyo sa ngayon. Yan. Hope to see you again guys sa mga kasunod kong mga vlogs. Bulol-bulol na ako. Okay, bye!